Rad, knock-knock. Rad, hindi ka pa ba inaantok? Magdadasal pa ako eh. Sige na, Ona. Isa na lang, ha? Kasi baka magtampo ka eh. Kunti lang naman yung tampo ko eh. Bakit ka kasi nagtatampo? Para kasing hindi mo na ako pinapansin. Parang si baby na lang gusto mo palaging kalaro. Brad, hindi ganun yun. Dapat, welcome natin si baby dito. Kasi bago lang siya dito, di ba? Eh, basta. Brad mo pa rin ako, ha? Oo naman, Brad. Brad pa rin kita. Ayos. Tara na, magdadasal lang ako, ha? Sabay ako. Sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Mama Mary, sana po huwag na po kami mag-away ng Brad ko. Sana po maging mabait po siyang kuya kay Baby Sunny. Sana po huwag po siya masyadong masungit. At sana po maraming 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 po akong handa sa birthday ko. Paano medyo na-delay lang isang delivery ng truck dahil sa traffic? Sabihan mong kliyente, tutukan mo yan. Okay, sige po. Paano? Baka ako pwede ko kayong makausap. Bilis mo marami yung gagawin. Ano po kasi, baka po pwedeng manghiram po ako sa inyo. Ano? Utang ka na naman? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, hindi ako nagpapautang. Binigyan na kita na mas malaking delivery. Utang ka pa. Alam mo, ikaw abusado ka, ha? Umuwi ka na sa inyo. Tsaka humanap ka ng ibang pagkakitaan kung bakante ka dito. Hindi kung ano-ano ginagawa mo. Baby, huwag ka muna maingay. Sumukuntahan kita. Birthday ni Michael! Birthday ni Michael ngayon! Hey! Hey! Michael, bukas pa birthday mo. Tinuturo ko lang kay baby para bukas alam niya na. Bukas, may pansit tayo. Saka cake, saka hotdog at ice cream. Ay, hindi pwede lahat sa'yo yun. Di bali, kakain naman si nanay nun eh. Pag nakatikim si nanay nun, edi parang nakakain ka na rin, di ba? Michael, anak, may sasabihin lang si nanay sa'yo. Hindi ba marami tayong mga pinagkagastusan nito mga nakaraang linggo? Yung perang hawak lang ni Nana, yung pinagbentahan natin ng gamit ni Lola Ina. Okay lang ba kung bawasan ko yung handa mo para sa birthday mo, anak? Po, wala na pong ice cream. Hotdog po. Pansit po. Maganda umaga ho. Ano naman ang maganda sa umaga? Ako ang mga nangangasera sa akin ay hindi nagbabayad ng renta. Bayad mo. Iyak ulit. Gutom na naman ba si baby? Wala pa ang ginagawa. Gutom na naman. Misisus, pasensya na ho kayo kasi kagagaling ko lang naman ho sa ospital. Kaya nga ako nagmamadali pumunta rito kasi alam ko nandito ka na. Bayad mo. Asan? Huwag kayong maingay. Si nanay, inaawin na naman ni Mrs. Cruz. Anong nangyayari? Naku, nandiyan na naman pala yung matandang lechon. Maribel, masama yun ah. Eh, totoo naman eh. Tignan mo ang bastos. Mrs. Cruz, yan lang ho yung pera ko. Pang isang buwan lang muna ho yung may bibigay ko. Isang buwan? Eh, tatlong buwan ang utang mo. Ho, tatlong buwan. Eh, di ba ho, dalawang buwan lang yung napag-usapan natin? Eh, nung nakaraang linggo pa yun. Siyempre, panibagong buwan ngayon. Eh, di kumarga na. Baka naman ho, pwedeng sa susunod na buwan na lang ho yun. Kakapanganak ko lang ho eh. Tsaka laki ho talaga ng mga nagastos namin. Eh, malaki talagang gastos sa panganganak. Eh, di sana, inisip niyo muna yung obligasyon niyong bayarin bago kayo gumawa ng bata. Mrs. Cruz, baka pwede hong pwedeng konting preno lang kasi naririnig ko kayo ng mga anak ko. Eh, di mabuti!
Huwag kang pamarisan. Huwag ko kayo mag-alala. Pinapangako ko, bubuuin ko ang bayad namin sa susunod na buwan. Narinig ko na yan. Anita, layan ako na... Sobrang na-eletsyon na yan, ha? Boy! Foul yan! Hoy! Bakit niya inaawa yung nanay ko? Boy, tumikil ka nga. Ibinabastos po ko yun na eh. Oh, nakita mo? Manang-mana sila anak mo. May kabastusan. Hindi po bastos ang nanay namin. O eh bakit? Hindi ba? Bastos yung nangungutang ng hindi nagbabayad? Hoy, Anita. Babalik ako dito mamayang hapon, ha? Bigay mo yung bayad sa akin. At kung hindi, sasama ko yung tanod para maipabarangay ka. Huh? Ikaw dapat ang ipabarangay! Ang gastang na ugali mo! Ano? Hoy! Kahit ano pang dila nyo sa akin, hindi kayo makakabayad ng utang nyo! Ano ba kayo, ha? Hindi ko kayo pinalaki para maging bastos at sumagot sa mga nakakatanda sa inyo, di ba? Inay, naaway niya po kayo eh. Kahit na. Jose, boy, pareho kayong panganay. Kayo pa itong nangunguna sa mga kaguluhan. Anak, ang dami na natin problema. Dumadagdag pa kayong lahat. Hala, pumasok kayo sa loob. Sige na. Wala na po talaga akong birthday. Pare, nagbabantaan ako nila Tolits eh. Ha? Hindi nga bang sinasabi ko eh. Kailangan ko rin bayaran agad lahat ng utang ko. Kundi... Ano? Basta, hirap sabihin dito eh. Sabi naman sila, delikado yung mga yun eh. Pare, patay nga yung pamilya ko, nadamay nila eh. Kaya nga, bayaran mo na lang sila para tapos na. Eh, wala nga akong pera, pare. Ayaw ko pahirap ni Manong. Elmer, napatawag ka ni Manong sa opisina. Sige, sunod ako. Pare, subukan ko ulit maganap ng mahiraman mo. Salamat. Pupuntahan ko ang tatay niyo. Ingat po kayo, Nay. Anak, huwag kayong mag-aaway, ha? Huwag magugulo. Apa. Uy, makabalik na sensyo. Kailangan may gawin tayo para kay Michael. Eh, wala naman tayong pera, di ba? Magagawa naman tayong paraan eh. Tama si Boy. Pwede naman tayo mag-party kahit wala masyadong handa eh. Ha? Gusto ni Mikey may pagkain ah. Tsaka yung naroon na binapabili niya kay tatay. Eh paano pa yung bibili ni tatay? Eh pangrenta pa nga lang, kulang na. Nadi, tayo na lang bumili. Kuya, biskuit lang ang kaya mong paramihin, hindi pera. Eh di, magambag-ambaga na lang tayo. Kahit magkano, kahit pariya, kahit yung panggawa ng palamig. Tapos daanin na lang natin sa laro. Happy birthday, Michael! Naghahanap ako ng mga gamit na pwede pa nating ibenta. Pandagdag rin yun. Yung berhan, kuya. Maraming magkakagusto dun. Hoy, hindi binibenta si Mama Mary. Sorry naman. Gusto ko lang naman makatulong eh. May alam ba kayong pwedeng pagsalaan dito? Akin la Aling Magda, yung may-ari ng pisonet. Kasensyo, pwede mo ba ako samahan? Sige, kuya. Maribel, saan pupunta yung dalawang yun? Magmamagic sila ng pera, kuya. 300 lang to. Pwede po ba mas mataas?
Kasi po, bigay po sa kanya ng lola ko. Eh, hindi ko naman ito binibili eh, dahil nga bigay ng lola mo. Kahit po, 500. Kailangan na kailangan po kasi namin eh. 500 lang talaga. Sige na nga, 500 na. Tignan ko lang kung may sira to, ha? Lola, sandali, Lola. Okay. Meeting na kakabagyan, Miss Lola. Lang. Alam ko mas kailangan niya ni Nanay. Ito naman dalawang to eh. Pati ako pinapaiyak eh. Ito na, babayaran ko na kayo. Tapos, sandali lang ha. Magpapaprint lang ako ng picture ng lola mo para kahit isa may matira sa inyo, ha? Salamat po. Kuya, anong ginagawa mo? Kailangan, may ambag ako sa birthday ni Michael. Sige. Oh, ito na. Tulungan niyo ako magbilang. Anong si Kamlon ho? Nandun po. Pare, si Anita. Andiyan. Salamat po. Kamlon. Wala lang. Sige. Sumugod si Mrs. Cruz, naniningil. Oh, bakit hindi po pakiusapan? Ginawa ko naman ang lahat eh. Pero sabi niya magre-reklamo siya sa barangay. Buti na nga lang hawak ko pa yung perang pinagbentahan namin ni Jose ng mga gamit ni Lola Ina. Si Jose? Kay Jose galing ang pera? Galing yun sa gamit ni Lola Ina. Huwag ka naman magalit kay Jose. Bawiin mo kay Mrs. Cruz yan. Hindi pwede dahil ipapabarangay niya tayo. Bawiin mo. Sabihin mo babayaran ko siya agad. Napunta ka nito, visit ka. Kamlon! Nay! Nay! Ano? Nay! Meron po kaming gusto sabihin sa inyo, Nay. Bakit ano nangyari kay Santiago? Ay, hindi, Nay. Okay lang po siya. May gusto lang po sana namin sabihin sa inyo. Nay, nag-usap-usap po kami. Gusto po namin natuloy yung birthday party ni Brad. Mga anak, kahit ako gusto ko. Pero wala tayong pera ngayon. Nay, alam ko po kulang po ito pangbayad ng renta. Pero po, sana po mapagkasya po natin to sa birthday ni Michael. Saan galing yan? Yung nag-picture po kami ni Lola Ina sa ospital. Anak, galing ba yan sa cellphone na binigay sa'yo ng lola mo? Wasa hindi mo na dapat binenta yun. Bigay sa'yo yun ng lola mo eh. Hindi ko naman na po magagamit yun eh. Hindi ko na po siya makakausap dun. Sa dasala lang po. Siya nga po nagsabi, ako daw po yung panganay. Kaya dapat po, inaalagaan ko daw po yung mga kapatid ko. Siguro mo yung mapa. Wala kang ibang dadaanan kundi yung pinag-usapan natin.
Kada oras, magraradyo ka para alam namin kung nasan ka. Ha? Oo. Hindi masasagutin yan. Yung panggas mo, ibibigay na lang. Pwede ba sagutin mo na yan? Eh baka walang pumasok dyan sa utak mo eh. Hello, mamaya ka tumawag lang dito yung boss ko eh. Si Anita ba yan? Sige na, dali mo na yan. Nay! Aga mo naman nagising. Nay, pag meron po kayo nakita mo ng kutsi-kutsihan, bili niyo po. Gusto po ni Brad yun. Kutsi-kutsihan? Gusto ko po nun. Oo nga pala, wala akong birthday. Anak, birthday mo pa rin naman kahit wala tayong handa. Diba? Happy birthday, Michael. Happy birthday, Brad. Happy birthday, Michael! Birthday! Happy birthday, Michael! O anak, ganito na lang dahil wala kaming regalo sa'yo. Kung gusto mo, buong araw kang hindi pwede awayin ng mga kapatid mo. Okay ba sa'yo yun? Ubo! Sabi ko, buong maghapon yung hindi pwedeng awayin si Michael. O siya mga anak, alagaan niyo muna si Santiago ha, kasi pupunta si nanay sa palengke. Opo. Bye-bye na anak ha. Bye, Nay. Bye po. Bye-bye. Sige na mga anak ha, pakabait ha. Opo. Oh. Naridig niyo yun. Bawal akong awayin. Eh, paano ba yan? Wala naman sinabi si nanay na bawal ka namin kiliti eh. O ano? Pag-desisyon ka na. Handa na lahat. Pare, nakikiusap ako. Ibang bayad na lang. Kulit mo. Basta mamayang gabi, dali mo na yung ruta. Tapos napalugit mo.